Magandang hapon po. Ang ating pong mga ginawang pagtitipon at pag-aaral ay sa akin pong paningin ay isang fruitful one. Dahil marami sa inyo ay gustong magkaroon ng kaalaman at kasiguraduhan sa mga bagay na kuminsan ay nagiging cloudy sa inyong mga pag-iisip. So, kung meron pa ho kayong mga tanong diyan, di ho namin i-entertainin ang tanong diyan sa floor. We will not entertain questions coming from the floor unless it is written. So, hindi na ho kami tatanggap ng tanong diyan sa mikropono upang lalapit diyan. Kundi po ay ilalagay nyo lahat dito po sa ating papel. So, naibigay na ho sa amin ito. So, ibig sabihin po, ito na ang aming mga entertainin ngayon. Kung meron pa ho, bigay nyo na ho. Pagka hindi ho nyo ibibigay yan, hindi na ho namin entertainin. Kailangan po makuha namin lahat yung mga tanong para baka mamaya ay pare-parehas ang tanong ninyo pagkaisahin namin. Para isa na lang po ang sagot kung sakali. Baka mamaya tatlo ang magtatanong ay parehas na tanong, eh di mabuti hong pag-isahin na po natin. Ayan. Okay? Pagka hindi natin matakal lahat itong mga questions na ito, ay sa susunod po natin pagtitipon. Ayan, di po ba? Okay? Kami naman po, ang ating naman pong publishing director at ang SOP coordinator natin, ang ating konferensya ay nakahanda na he will be scheduling another visits from to your churches. Okay? So, ang ating pong mga speakers ay handang-handa na. At ang sabi nila, pagka daw madali, sila ang sasagot. Pagka mahirap, ako daw ang magsasagot. Eh lahat naman po ng mga tanong dito ay madadali. Kaya sa kanila lahat. Ah, meron pa? Okay. O wala na po. Ah, sige. Naku. Santambak na ito. baka abuti na tayo ng gabi rito, ha? Iseset lang po natin ang oras. Ang oras po ay alas 3:12. O, 45 minutes. Kasi yung ating... Ay, sir. Meron pa? Commitment na lang po. Okay? Okay, tanong. Ayan. Number one. O, nandito na, ha? Wala na ho dyan, ha? Ah, meron pa? Ay, naku. Ay, hindi sir. Naibigay ko na sa inyo ito. Ay, kapid na ito. Kapid na. Habol ba? Alas na lang ito, ha? Oh, sige. Okay, number one. Itong tanong na ito ay, sabi ko nga, pagka madali sa kanila. Ayan. Ang... unahin natin itong maganda. Ito. Great Controversy 595. Talagang very specific itong tanong na ito. Great Controversy 595 provides, before accepting any doctrine or precept, demand, thus saith the Lord in its support. Question. Where can we read a reference proving that Jesus will resurrect the wicked when He comes to second time. O, ibig sabihin niya, when He comes for the second time. Okay. May reference daw ba? Yan ang tanong. Pangalawa, when will the faithful believers, or believers of the three angels' message be resurrected and whose voice will resurrect them. Oh, okay? So, madali ito. Oh, kaya sige, Dr. Almusera. Kaya Dr. Almusera ito. Ah, may related pa. Okay, sige, pagsabay-sabay. Ito pa. Ito. Ay, siya ito, sir. Siya ito.
Meron pa, may related pa ito, kadugtong. Ang sabi niya is what? In the General Conference Department of Education textbook, page 325, section 16 and 17, it was stated that there that, sabi niya, the first resurrection is preceded by a special resurrection, which will include some of the righteous dead and some of the wicked, according to Daniel 12 verse 2. There are three distinct resurrections: special resurrection, first resurrection, second resurrection. After 1,000 years, sabi niya, according to Revelation 20 verses 5 and 6, when will be the resurrection of those who have died in faith, or under the three angels' message? How did the Seventh-day Adventist pioneers explain this? Okay, maraming question dito, no? Sa resurrection. And kanina, gamitin natin yung tinuturo ni Pastor Brian. Pwede mag-open tayo doon sa web. Tingnan mo nga dyan yung special resurrection, Pastor. Actually, kung, kasi sasabihin ko, no, lalo na doon sa IAS, maganda yung may question kayo. Kasi yung may mga nag-eskwela sa IAS, kung magsulat na sila ng mga dissertation, ang problema sa karamihan doon ay wala silang question. The problem is they don't have any problem. Yeah, so it's good to have a problem. Itong special resurrection has been, in fact, hindi ko lang natandaan kung sino yung naggawa ng dissertation dito. Naggawa ng dissertation dito, galing sa Ghana. Hindi ko natandaan kung ano yung pangalan, but this was his. So it seems to me, ang question dito ay, tayo, ang ating understanding lang, na there will be three kinds of resurrection. Special resurrection, yung resurrection of the wicked, lalo na sa 1,000 years, and then resurrection of the righteous. But Ellen White seems to suggest that there is another special resurrection. Dos yung nagdughang sa kanya, no? Ano yung tinatawag nating special resurrection? First is Matthew chapter 27, di ba? Matthew chapter 27, verse 51. Then behold, the veil of the temple was torn in two from the top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had been asleep were raised and coming out of the graves after his resurrection. They went into the holy city and appeared to many. Okay, so, yan. Diba special resurrection yon? And then Ellen White, kung i-type mo nga special resurrection dyan, Great Controversy, diba? Page, ano ba yon? Sino ang nagpadala dito? Natandaan mo yung page? Ha? 967? Oh, 600, ha? Okay. Ellen White was saying na maski yung nag-stop sa kanila will be resurrected. Makita nila when Jesus will be coming. So, she seems to indicate that there will be a special resurrection for them. If we really consider Ellen White as inspired, yan ang sabi niya. So, yung tanong kanina dito, kailan ano pa yung ano yung reference? Yon ang reference, di ba? Nakita mo ba, Pastor? Special resurrection? Oh, marami masyadong ano sa special resurrection. Pero so it seems, and ito naman ang conclusion kung hindi ko kung matandaan ko, it seems that there are really two special resurrections. Yon ang sabi ng yung nag ano dito ng dissertation dito. Ano po yung ibang question? So, satisfied na ba yung nag-ano dito question? Ano pa ba yung question iba, Pastor? On special resurrection? Yan lang. From Ellen White yun, hindi ba? Ang hinahanap siguro niya kung saan ang biblical reference. Yung sinasabi ni Ellen White yun. Saan ba tayo makakita ng biblical reference? Kaya nga sabi natin, Ellen White, colored yung kay Ellen White eh.
Kasi sa Bible, hindi naman nagsabi. Meron ba? Na talagang, ha? May Bible po. When we read Ellen White's writings, dito po sa Daniel chapter 12, verse 2, ang komentary po ni Ellen White sa 12 verse 2, the many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. She was talking actually about also special resurrection. So, definitely, kung gusto po ninyo ng malalim nito, i-browse nyo po yung binigay ko sa inyo kanina para mas malalim kasi hindi na po natin ma-discuss ito lahat. So, may mga details pa po yung special resurrection dyan para makita natin. Salamat po. Okay. In the Review Herald, dated July 18, 1907. What was the safe instruction to follow in this closing stage of God's work? Our modern theological understanding or the fundamental understanding advocated by our old, now dead, pioneers? Number one question yon. Pangalawa, what is the closing work for the church in Testimonies Volume 3, page 266? What is the implication of this as having been under the subheading Laodicean Church? Okay, Dr. Testimonies, volume. Okay. So, tingnan natin doon. So, maganda talaga. Tingnan natin doon, no? Sa volume 3. 266. Kasi sabi ni Pastor Brian kanina, baka galing ito sa Testimonies Volume 10. Walang Volume 10 kasi. So, tingnan natin kung anong nagsabi doon. Siguro, we will be able to get the answer kung babasahin talaga natin. Work. Closing work of the church. Testimonies Volume 3, page 366. 266. Okay, sandali lang mga kapatid. Okay ang wifi dito, so. Sige. Habang sinasaliksik po yung Volume 3, Testimonies 266, ay meron pong kasunod na tanong. If the 144,000 is symbolic without number, when will the ceiling be finished? Yan ang tanong. Pangalawa, why did Jesus pleaded with the Father to hold the four winds? Yan po ay sa Revelation 4 or Revelation 7. How could the angel of Ezekiel 9 reported a symbolic without number 144,000? Dahil pangatlo, and why is the angel of Ezekiel 9 was the one who had reported to Jesus and not the angel of Revelation 7 verses 1 to 4? Yung pong 144,000, Pastor. Pati na rin po yung sa inyo yan, yung ceiling yan, nandiyan na rin. Okay, maraming salamat. Ang sagot ko po ay isang awitin. Okay ba? Ilagay ko na lang sa bulsa ko itong question. Tawagin ko si Mrs. na pumunta dito para masagot ang tanong. Supposed to be, mga kapatid, na-assign ako na may lecture, pero ang dala kong lektura ay isang computer talaga, marami. Kaya nga sabi ko kay Sir Madera, Pastor Madera, magpili ka, 3 minutes na kanta or mag-lecture ako ng isang oras.
supposed to be ang presentation ko, ang kay Sir Jimenez ay anti-stress, ang sa akin anti-apostasy. Pero 1 hour yun eh. Paano yun ang short lang ating SOP convention? So, mabuti pa 3 minutes na kanta. At ang Panginoon ay nangako na tayo po'y iniibig niya at siya ay kasama natin. He will be with us because He loved us. This is the message of the song. Kahit hindi masyado masagot yung lahat ninyong tanong, kasi madali magtanong, ang mahirap magsagot. Kasi ako dyan, maggawa ako ng 10 tanong, di ba? Kayo magsagot dito, mahirap yan. Dapat mag-Google ka pa para sa sagot. Mga pizza, mga date, kailan? Nako, ano ba yan? May mga pizza. Holy Spirit lang nakaalam yan eh. Pero dito sa kanta, pakinggan ninyo ang pangako ng Diyos. Meron pang tanong? Wala na. Okay, just simple mala itong tanong na ito. Sabi ni Juan, isang kilala ko, may mahirap na tanong sa kanyang seminar. Sabi niya, this question is very simple that my driver can answer. So, tinawagan niya ang driver. Ang driver ang sumagot. Mabuti, malayo yung aking anak na magdadrive sa akin ngayon. Okay. First question, ang sealing of the Holy Spirit po ba ay isang future event? No. Sinabi ko na kanina sa ating sermon na it is present. Sabi ng Ephesians 4:30, 1:13,
the moment you accept Christ, sincere ang repentance mo, the Holy Spirit is promised to seal you. But that sealing is a deposit. It's not permanent. I mean, not salvation. Once saved, always saved. Do not quench, sabi ng 1:13, do not quench the Holy Spirit that is sealed for your redemption. Because when you quench, you know, sa mga explanation of other texts, that means you sin against the Holy Spirit, the seal will be revoked. You know, that is the meaning of that. But the answer is, it is not future. Yung future, yung exterior sealing, ito interior, the moment a person repents and he accepts Christ, the Holy Spirit is promised to seal us for our redemption. You know, it's present today. Only, hindi natin alam kung yung tao na yan ay tunay ba yung kanyang pagpabaptize, pagrepent niya, pagsisi, ang Holy Spirit, ang Panginoon lang ang nakaalam yan. Diba? Okay. So, yun na. Ang sunod, if the 144,000 is symbolic, yeah, symbolic nga sa Revelation, unless merong suporta na literal yan, automatic ang tinatawag na default mode ng Revelation, default mode, automatic, means symbolic. Unless na na-explain by the Bible itself. Because we cannot speculate. The Bible explain the Bible itself. So for example, 144,000, it is a name group according to the spirit of prophecy. Halimbawa, ang isang bus na Aljan, ano ba yung mga bus dito na tumatakbo dyan sa Aguinaldo Highway, may nakamarka doon na number 1008 ang number ng bus. Hindi ibig sabihin na ang laman, ang pasahero ay 1,000. 45 passengers lang po yung laman. Pero ang bus number is 1,008. Oh, ganon din. Ang 747 na aeroplano, hindi ibig sabihin na 747 ang laman. That's the number of the airplane. So, symbolic ang 144,000 at meron pang tinatawag na the great multitude, which are all the same group in our stand because they are all saved. They came from the tribulation and they are all saved by the blood of the Lamb. And God is fair for everyone. Now, ang tanong dito, when? Oh, pizza. Ito ang pinakamahirap kung hirapan natin. Pero kung ang Bible ang ating tatanggapin, ito may sagot ang Diyos. When will be the sealing be finished? Kailan? Nga po, pwede mag-google natin kung ano ang date? Pizza? Well, i-explain natin sa Revelation. When the Bible says sa Revelation, napinali niya ang teksto dyan sa when Jesus will stand in the most holy place, the righteous will become righteous and the holy becomes holy. Huh? That means segregated na, sealed na, sino ang maligtas, sino ang hindi maligtas. And when Jesus will stand, tapos na sa kanyang intercession, the holy will continue to be holy and the wicked becomes wicked. That means close probation na. So before that means tapos na ang sealing process ng Panginoon. At kailan yan malalaman natin na close na ang provision? Wala tayong specific date, but the events, kasi ang prophecy is generic. That's why sabi ni Paul, we are looking at a dark glass. Hindi na number one, number two, ito ang pizza, ito ang date, wala. The prophecy is not to excite us, but to help us to have the relationship with Jesus Christ. Walang date na nilagay dyan. But generally, the principles are, general principles ay binibigay dyan sa Revelation. Halimbawa, when the seven plagues are poured, that is in Revelation 16, pagsimula ng seven plagues, that means close provision na yan. Close provision na. Because the wicked will be wicked, the righteous will be righteous. So before that the sealing has been already accomplished. Okay? Pero ang date, kailan,
walang special na specific na oras o pizza. Pero yon ang sequence of events. Okay? How could the angel of Ezekiel 9 reported as symbolic without... No, hindi ko sinabi na symbolic, but there is a parallel connection of the revelation, the work of the angel, and the work of that angel in the destruction of Jerusalem. There is a connection. John said in the testimonies, I saw the parallel or the connection of that. Meaning, sa principle ay the same ang principle. There is a warning, and the principle there that I emphasize in the sermon this morning is the use of the writing, the ink horn. You know, that is the similarities. And why is the angel of Ezekiel 9 was the one who had reported to Jesus and not the angel of Revelation 1? Both of them are part of the prophecy, but Ezekiel is in the Old Testament. But the same God who will be receiving the report from the messengers. Okay? We have only one. God is the same yesterday. Jesus is the same yesterday, today, and forever. But the prophecy in Ezekiel has a dual fulfillment. And yung nangyari sa Jerusalem, yung sinabi na you have to escape before the destruction of Jerusalem, parallel din yun yung sinabi sa Mateo, di ba? Na during the persecution time, we have to be prepared, you know, preparation. So those are the parallel aspect and the principle. But the time is different because dual fulfillment. All right, so unless may tanong pa na, ay kakanta naman kami. Wala na sana. Maraming salamat. Ang nagtanong dito, yung sa Testimonies Volume 3, page 266. But basically, he was suggesting that the last work of the church is to reprove sin. Para bang doon sa Ezekiel 9. Is that really? Kasi illustration, you read Ellen White's writings, kaya nga kailangan natin tingnan yung context. Context. Para bang purging ang work ng the last work of the Laodicean dito sa Laodicean church is to prove purge yung sinners against us. Pero have you also considered the parable of the wheat and the tares with Jesus when he said, let the tares be there? No? I don't think that is basically what Ellen White was saying. Ellen White was saying is that tayo na Laodiceans, we should have some kind of hatred against sin. Na hindi natin yan. But that is not our work na we will be judging. Kasi in many seminars like this, marami talagang magtanong, maluwas ba kapatid? Oh, masay ba itong ganito, ganyan? Ang classic na answer ko is, God only knows. Hindi binigay sa atin ang responsibility. Binigyan ba tayo ng responsibility kung sino sabi siya maligtas at hindi maligtas? Ang Panginoon lang yan. But as a corporate body, of course, we have to reprove sin. I like that t-shirt that I saw once doon pa sa EUP. Ang t-shirt nagsabi, be patient with me. God is not finished with me yet. And I think to have a purge among us of those who are sinners. Sino bang? Those of you who doesn't have sin, cast the first stone. But it seems na yun ang spirit na i-suggest dito. And if you look at Ellen White, the general principle is we should hate sin. If we are really to be with 144,000, we should reprove sin. But I don't think that is the corporate work of that church. That should only be done the last days. Okay, we have only 20 minutes left for the question and answer. Tanong, quotes from the spirit of prophecy have been presented emphasizing the urgent necessity of sharing pamphlets, tracts, and leaflets. Why are not such affordable materials being published and distributed? Yeah. Tinanggap ng walang bayad. Okay. Tanong,
bakit po kinakailangang ibenta o magbenta? Anong prinsipyo meron sa Biblia upang ikalakal ang part ng Ebanghelyo? Anong prinsipyo meron sa Biblia upang ikalakal natin, siguro, part ng evangelism na naggawa ng saksi ni Jehovah? Sabi niya, tayo ba ay hindi kaya? Yung po tanong. Si Sir Tim ay nakahanda pong tanong. Ako'y gusto ko na sumagot eh. Kaya tumindig na ako kagad. Sino po ba ang sa inyo naging saksi? Galing sa saksi? Wala. Hindi po libre yan sa saksi. May bayad din yun. Sila, pansinin ninyo, wala silang ibang ministry. Publishing lang. Sila nga, iisa lang pa nila, publishing lang eh. Publishing. Binabayaran yun, hindi ba? Kung minsan, pag abot sa inyo, 150 lang po yan. Ay, sabi ko, ay hindi na, babalik mo, di ba? O, kaya siya nang magbabayad nun. Ito po, yun pong tinanggap nating libre, totoo po yun. Yung alok ng Panginoon na kaligtasan ay libre. Pero yung pangangaral ay hindi po. Pagka tayo ay magkukrusade, magbabayad tayo ng venue. Wala pong maglilibre sa atin nun. Pagka tayo magkukrusade, magbabayad tayo ng gasolina, mag-aarkila tayo ng jeep para akutin yung mga tao. Hindi po libre yun. Ganon din po sa libro. Sa mga babasahin, kailangan natin bumili ng papel. Wala pong magbibigay sa atin ng libreng papel. Ang Meralco ayaw maglibre ng kuryente para imprinta yan. Ang mga tinta, ang mga glue, wala pong magbibigay ng libre yan. Yung magagawa sa PPH, pwedeng mag-sacrifice. Pero yung mga papel, mga materials, hindi po natin pwedeng malibre yon. Kaya po, ang gawain ng Panginoon ay kailangan sustainable. Kung pamimigay tayo, pamimigay natin once, one time lang, wala na yung kasunod. Dahil naibigay mo na lahat eh. Pero ang Panginoon ay napaka-wise. Kaya dapat yan ay sustainable. Ipagbili mo at nang iyo bumalik sa iyong puhunan, maibibili mo ulit ng ibabahagi pa sa iba. Kaya nga sinasabi ko kanina, subsidized by the public. Ang gawain po ng Panginoon ay talagang susulong sa sacrifice. Sapagkat, sabi sa Spirit of Prophecy, ito ay nagsimula sa sacrifice, magtatapos sa sacrifice. Ano po? Okay. Ito po ay may isang tanong. Ang tanong po ay, kasalanan po ba ang kumain ng karne? Ayan. Magandang tanong yan. Mahirap yan na tanong. Sabi ni Dr. Almacera, pagka mahirap, sa'yo yan. So, pero mas maganda hong ano, i-reward po natin yung tanong. Mas maganda hong i-reward natin kung minsan po, medyo diretso kasi yung sabihin natin na kasalanan ba ang kumain ng karne? Siyempre sa Bible, makikita nyo naman, sinabi naman ng Panginoon, may karne naman na dapat din natin kainin, di ba? Okay, kaya kapag ang tanong doon ay kasalanan bang kumain ng karne, ay general yung tanong na yun eh. Okay? Isisimplify po natin yung tanong. Mas maganda ang pagkatanong ganito. Ano po bang masama pagkakumain ng karne? Iyan ang mas maganda. Yun ang mas magandang tanong. Kaya kung magtanong kayo minsan, sabihin ninyo, o magtanong kayo, ano bang masama pagkakakain ng karne? Iyan ang magandang tanong. Pero sasagutin ko po yun. Sa sulat ni Mrs. White, matatagpuan po ninyo yan sa Councils on Diet. Pagka mayroon na ho kayong Spirit of Prophecy dyan, buksan na ho ninyo yan. Councils on Diet 462. Makikita po ninyo, ang subtopic po dyan ay nakalagay na katulad nito. Ang subtopic po dyan, sabi niya, handle the flesh meat question wisely. Yan. Pagka may tanong daw po ng pagkain ng karne, ay huwag kayong maging atat sa pagsagot. Okay, handle this question so wisely. Bakit? Ang sabi ni Mrs. White, you need to understand the situation of the people. Their long habits. Okay. Sino bang pinanganak sa inyong vegetarian dito?
Sino pinanganak na noong pinanganak ay vegetarian na hanggang sa ngayon vegetarian pa? Okay, lahat naman tayo kumain ng karne. At masarap talaga ang karne, di ba? Eh, pagka sinabi niyong hindi masarap ang karne, eh, hindi tamang pag-iisip ninyo. Pero, let us consider that lifelong practices. What I mean, long practices. Yung matagal na nating ginagawang kumakain tayo. That's why we need not to be harsh in dealing with them. Sabi ni Mrs. White dito, she made an illustration, ginamit niya ang Australia. Kami galing ng Australia. At doon sa Australia, maraming kangaroo. Nakakita nga kami doon talaga ng maraming kangaroo. At ito ang kanyang sinabi. Yeah? In this country, in Australia, ang sabi niya is what? There is an organized vegetarian society, but its numbers are comparatively few. Among the people in general, meat is largely used by all classes. It is the cheapest article of food, and even where poverty abounds, meat is usually found upon the table. Kasi nga doon, mas mura ang karne, lalo kung kangaroo, eh dahil maraming ang kangaroo doon, kaysa bibili ng kulay. Okay? At then sabi niya, therefore, there is the more need of handling wisely the question of meat eating. In regard to this matter, there should be no rash movements. Huwag mo kayong magmadali. Huwag naman kayong maging harsh o kung ano. Ano sabi niya? We should consider the situation. Sinabi ko na ho yung situation. Mas mura ang karne, mas available ang karne, mas mahirap maghanap ng gulay. At mas affordable ito sa mga tao. At yan talagang marami ng pagkain doon sa mga kanilang tahanan, sa kanilang table. So, ang sabi niya is what? Napagandang sinabi niya, we should consider the situation of the people and the power of lifelong habits and practices and should be carefully not urge our ideas upon others. Ako po ay, ang aking pong advocacy ay vegetarian. Ako po ay naging vegetarian since 2001. So, kung meron po kayong mas vegetarian dyan, mas okay yon na mas mauna sa akin. But, ang sabi niya, as if this question were a test. Remember this. Ang mga kaibigan po kasi natin sa kabila, sabihin na lang natin sa kabila, yung mga kaibigan natin mga reforms, they take this question as a test of their fellowship. Oh, nakapagka-vegetarian ka, doon ka, sasama ka sa kanila. Pagka hindi ka vegetarian, they will treat you as sinners. Hindi kanila patatayuin sa pulpito, at kung ano pa mang, yan. Hindi ka bibinyagan, hindi ka maging vegetarian. But, si Mrs. White sabi niya, this is not a test of fellowship. Instead, sabi niya, as if this question were a test. And those who eat largely of meat were the greatest sinners. So, huwag niyo yung sabihin po na yung mga kumakain ng karne ay makasalanan. Greatest sinners. Bagamat po, sa ibang banda, ito naman, sa ibang banda. Matatagpuan ito sa Manuscripts Release Volume 5, 403. Manuscript Release Volume 5, 400. Basahin po ninyo dyan kung may mga SOP kayo dyan. Ang sabi niya, I advise every Sabbath keeping. Ito ay sa aming kanbasa riyan. O, pero lahat naman kayo, lahat naman tayo Sabbath keeping tayo. Eh. So this applies to us. Sabi niya, I advise every Sabbath keeping canvassers to avoid meat eating. Oh, ala. Sabbath keepers ba ho kayo? Tanong ko lang. Parang mahina ang yes ninyo. Are you a Sabbath keepers? Okay, Sabbath keeper. Sorry. Yeah. Okay. So kung Sabbath keeper tayo, anong sabi ni Mrs. White? Sabi niya, avoid meat eating. Okay, ano bang mali? Ang sabi niya, not because it is regarded as sin to eat meat. Ang tanong kanina, is sin to eat meat? That is tanong. Kasalanan bang kumain ng karne? Anong sabi ni Mrs. White? Basahin ko ulit. Sabi niya, avoid meat eating. Not because it is regarded as sin to eat meat. But because it is not
helpful. Kaya nga ang magandang tanong mga kapatid, pagdating dyan sa mga tanong na ganyan, what is wrong with eating meat? Yan po ang magandang tanong natin. Meron po kaming isang session niyan sa aming pong gagawing spiritual prophecy seminar sa mga inyo, kung darating ho kami sa inyo. May isang session po yan, sasagutin lang po natin yon sa isang presentation. What is wrong to eat meat? Okay po. So yung tanong kanina, is wrong to eat, is it sin to eat meat? Okay. Ang sabi ni Mrs. White ay what? Do not even treat those eating meat eating, okay, kumakain ng karne na great sinners, ang sabi niya. Okay? So, but, ang sabi niya, ay yung kadahilanan lamang na hindi maganda sa ating kalusugan ang pagkain ng karne. Okay? Tanong si Doc. Ay, maraming si... Si Doc muna, si Las. Dito sa inspiration of the Bible and Ellen White. Premises before the question. First set of God's revealed will, we call the scripture. Word of God, Bible, is the Old Testament. Iwan ko kung tama ba itong premise niya na first set of the Word of God is the Old Testament. The second set is the New Testament. And then the third set is the spirit of prophecy. Can we call the spirit of prophecy scripture, Word of God, Bible? Yan ang tanong. Kanina, by the way, kung pupunta kayo, no, may tinatawag nating BRI, Biblical Research Institute, para bang itong magisterium sa Catholic Church. Ito ang ating mga Adventist scholars. Itong question na ito, this has been discussed. May document sila, kung mag-visit kayo sa Biblical Research Institute, may isang document dito, doon, on this issue. Anong tingin natin sa Bible and Spirit of Prophecy? It has also been published doon sa Adventist Review, I think 1982, if you'd like to look at that. But this is not a voted document of the General Conference. Nakita niyo yung voted document? Kung voted document like statement of beliefs natin ay voted yan in a General Conference session. Itong statement na ito on Bible and Spirit of Prophecy is not a voted document. But ito ay isang general understanding of our church, of our scholars, on what is the relationship of the Bible and the Spirit of Prophecy. We still believe that the desire of ages cannot be book number 67 of the Bible. It is not the same with the canon of the Bible. I think that is generally. But is it the Word of God? Yes, it is the Word of God. But the function is different. The Bible and the Bible alone is the standard of faith and practice. That is our belief. What is the function of the Spirit of Prophecy? Brings us to Christ, brings us to the Bible, helps us to understand the Bible, gives us comfort. Yan ang na kanina, yan ang ating statement on belief number 18. But is the Spirit of Prophecy is not part of the biblical canon. Kung gusto po ninyo ng dagdag na materials tungkol sa vegetarianism na issue, pwede po kayong mag-email sa amin sa egwhite@ayas.edu o kaya i-check po yung material na binigay ko sa inyo. Regarding po sa vegetarianism, kung titignan po natin sa writing sa Ellen White, lahat po ng Seventh-day Adventist vegetarian. Lahat po. Ang sabi niya, tinanong siya, sinulatan niya yung kanyang kamag-anak na gusto niyang kunin na magkatulong sa bahay niya. Sabi niya, regarding sa amin, maging literary assistant, regarding sa mga Adventist, sabi niya, vegetarian lahat. Yung ilan, nag-abstain totally from meat, yung iba naman ay kumakain ng meat. Yun ang description ni Ellen White ng vegetarian. Kaya kung gusto niyo sabihin, i-condemn yung iba na hindi sila vegetarian, kumakain sila ng karne, sabi doon ni Ellen White, yung ilan, nag-abstain, yung ilan ay kumakain pa rin maminsan-minsan. So basically, vegetarian pa rin. Ako po ay hindi lang sila teetotaler. So kagaya ni Ellen White, nag-commit siya maging teetotaler. So kumbaga para sa atin, vegan, so to say. Pero kahit nung sinabi niya yon, tandaan nyo, meron pa rin fish na nai-offer sa kanyang table. So huwag nating isara yung ating isip kaagad dun sa kung ano yung gusto nating isipin ngayon. Kasi even after 1896, binabanggit niya pa rin na may magagandang fish dito sa mga lugar na ito na maganda na
na kainin. Pero after how many years, binabanggit niya na rin na mga sa sewage ng mga cities ay hindi na healthy ang mga fishes. So, buksan po natin yung isip natin, wag lang natin isara sa ilang quotations, okay? So, I would that you would download itong ating mga sites na to para medyo mabuksan tayo dahil marami pa pong materials na hindi natin nabubuklat. Sa Genesis 3:15 ay isa po bang isa sa mga propesya sa Biblia. Paano natin malalaman kung ito'y isang propesya? Well, may mga direct prophecy sa Biblia. Say for example, mamamatay si Adan. Definitely namatay si Adan. Si Eva, manganganak, nanganak si Eva, naghirap siya. Tapos sumunod doon sa 15, inuna na muna yung sa ahas. Marami po sa ating mga, si Ellen White mismo ay nire-reflect ito, kasi Ellen White ito di ba? SOP. Nire-reflect ang 3:15 bilang prophecy ng pagliligtas, walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So, whether it is immediate prophecy or double-sided prophecy or double fulfillment prophecy, it's still a prophecy. Kasi hindi naman po kaagad noon, sino ba umapak ng ulo nung ano? So definitely, kung yun lang ang tanong, prophecy talaga siya, okay? Kasi hindi naman kaagad ito'y natupad that moment. Pinahihintulot po ba ang miniskirt para sa ating mga kabataang babae, mga babae, short, sa bahay, sa pasyalan? Hindi ko po alam kung anong issue meron kayo, bakit nyo ito, o baka may issue ka sa mga babae or whatever, pero maliwanag po ang 1 Timothy chapter 2 verse 9, nandiyan ang 1 Peter chapter 3 verse 3, tama ba? 3 verse 3, ang general standard po natin yung character. Ang sabi doon ay, yung character ay modest, nandun yung modesty, nandun yung holiness, nandun yung humility. So, sa tingin ko mga kapatid, kung naka-short tayo ng isang bagay, unang-una, hindi naman pinuprove nito na ang character ng tao na siguro uninformed lang. Pero ang issue dito mga kapatid na ipinahihintulot ba ito? Hindi. Bilang mapagmahal na ama, ano po ang gusto niyong i-proscribe sa anak niyo na damit? Ngayon, pagdating naman sa bahay, bilang mga magulang, alam naman natin mapagmahal ang mga magulang, alam din nila kung ano dapat na i-proscribe. Pero ang point ko dito mga kapatid, kung gusto nating i-drive na wag na ang iba gumawa nito, abay, problema po yun ng iba. Pero yung mga anak natin, problemahin natin kasi meron pong mga ilang bagay na delikado kapag ka nagdadamit ang mga babae. It would lead to men's promiscuities. Siyempre, hindi magiging pure ang isip ng mga lalaki. Sa part naman ng mga babae, very comfortable sa babae lagi yung parang walang damit. Ano? Parang gusto nila nang wala silang damit. Well, kung nasa kwarto ka siguro o siguro kung walang malis or whatever, kaya mong gawin yun. Pero pag may kinalaman na ito sa ibang tao, siguro yung freedom mo will stop kung saan ito nakaka-encrouch ng holiness ng ibang tao. So I would say, pag pupunta tayo sa SM, wag naman po yung nakadamit tayo na para tayong pupunta sa CR. No? Tama. Mga anak ng Diyos, okay lang pong manood ng boxing. Ayan. Ayoko pong magsalita. Patungkol sa akin. Pero maliwanag po na sinasabi ni Ellen White na ito ay parang school of brutality. Okay, hindi nga nanonood ng boxing. Tingnan mo naman yung mga pinapanood mo ibang bagay. Masahol pa sa boxing. So, ang point ko naman dito mga kapatid, huwag nating i-zero in yung mga nanonood ng boxing kasi nag-i-enjoy sila sa sports. Pero, tingnan mo rin yung mga pinapanood mo. Baka naman mas matindi pa. So, I would say, hindi lang siguro boxing. Bakit hindi na lang natin talagang i-swipe away lahat ng mga malulupit o yung sabihin nating violence. But hindi na lang natin totally i-ano yung violence. At alam nyo mga kapatid, kahit hindi si Ellen White, tanungin mo lang ang MTRCV, alam nila kung anong dapat mong panoorin. Diba ba? Okay, alam na nila kung ano yung violence. Pero, paano yung mga leaders, mga kapatid, personal convictions po natin ito, personal applications natin ito, wag na po natin ano. Kung kaya natin sundin ang mga payo ni Ellen White, gawin na po natin. Kung ayaw pong sundin ng iba, meron naman pong individual accountability ang bawat isa sa atin. According to the spirit of prophecy, which comes first, Sunday legislation in the United States or
the latter rain. Alam niyo mga kapatid, ang purpose ng latter rain, una, ay i-prepare tayo sa yung greatest conflict. Pangalawa, para bigyan tayo ng capacity para mag-loud cry, para talagang tapusin ang gawain. Pero mga kapatid, siguro dahil sa walang persecution ng panahon na to, malamya yung ating pananampalataya. So doon sa sequence ng pinapakita, meron na po gusto nang bumuhos ng loud cry. Kaya lang wala pa yung feeling ng dependence natin. Parang hindi pa natin kailangan ng loud cry kasi wala pa namang conflict. Kaya dito sa ganitong outcome, parang kung paano pinersecute sila Peter during that time, kung paano sila talagang sinopress, doon talaga sila humingi ng mga kapatid, ngayon meron ng power ang Lateran. Ang problema, wala pong eagerness na hingin yun. Wala ring prayer na hihingin yun kasi pakiramdam naman natin wala tayong ganong problema. Pero pag dumating na yung conflict na yun, mga kapatid, grabe na din. Wala na nga tayong gagawin kundi mag-pray na lang talaga eh. Kasi gusto natin tapusin ang gawain. At the same time, alam na natin, napaparating na ang Panginoon. Pagka hindi tayo nabuhusan ng Lateran at dumating ang Panginoon, definitely baka hindi tayo mag-survive. Una sa persecution. Pangalawa, dun sa guilt na meron tayo. Okay? Kailangan natin ang comfort ng Holy Spirit. So we needed the latter rain to finish the work first in us, then to others. What was the underlying siguro issue? Why the, in 1880 delegation session, Minneapolis, majority of the delegates rejected the message of A.T. Jones and Wegener. What lessons could be get out of it, and what message presented by the message was, why the message was rejected? Alam nyo mga kapatid, whether we like it or not, mas dominant pa rin ang Catholicism sa utak ng bawat Protestant. Tama mali? Kahit kayo, magpa-quiz ako ngayon, baka bumagsak po tayo whether you are a Catholic or a Protestant. Sinubukan ito sa lahat ng mga pastor eh. At the outcome, Catholic pa rin ang isip ng mga Adventist. Bakit? Kasi sa buong Amerika, ang dominance po ng Catholicism na napakalakas. Piruin mo, 1888 mismo, sinulat ni Ellen White ang Great Controversy to emphasize on the Reformation. Ano ba talaga yung pinanindigan ng Reformation? Righteousness by faith. And yet, pagdating ng 1888, mga kapatid, back to default pa rin ang utak ng tao, righteousness by works. See, righteousness by works. So during this time, prevalent. It was not because the church was rejecting the truth. Wala pong sasabihin natin the church all the way rejected the truth. Meron lang mga issue ng attitude. Kawalang humility. Marami sa kanila na move sa mga presentation ni A.T. Jones. Pero may mga issue ng politics, may mga issue na nag-grumble over them. Nag-publish si ganito sa Pacific Press. Nag-publish ito, nag-ganunan sila. Tapos nag-divide. Tapos inisip pa nitong Uriah na pumapanig si Ellen White dito kasi magkaibigan si A.T. Jones at saka si Dr. John Kellogg and all of this. Parang inisip na nila si Ellen White, nag-bias na ito, ganito. So, there was division. There was not total rejection of the Lord. There was not total rejection. In fact, walang action na ginawa to reject. Kasi devotional lang naman ang presentation ni A.T. Jones. So, paano ka magre-reject ng devotional? Pangalawa, ang issue was about yung ministerial conference, Pastor, before the Jericho conference session. The ministerial was, they're talking about Galatians. Definitely, there was no rejection. Pero pinapakita ni Ellen White na yung attitude natin na medyo mali. Pero kung maganda lang yung attitude during those time, siguro mga kapatid, mas maganda yung outcome ngayon. Pero itinuro sa atin ito ng Panginoon para matuto tayo ngayon na yung attitude noon pwedeng maulit ngayon kung hindi natin i-humble ang ating mga sarili. So I would say, positive outcome, especially after few years after the 1888, mas lalo nating na-realize na talaga tayo we are wretched and we needed God more. We needed God more. Isang Adventist na hindi maliligtas kung hindi magbabasa ng Spirit of Prophecy books. Mga kapatid, sa tingin ko may kinalaman ito dito sa susunod na tanong. Ang susunod na tanong, ayon sa Revelation 22, ang magdagdag at magbawas, paano sasabihin natin na ang ating denominasyon na si Ellen White ay nagdagdag sa Bible. Pagka sinabi na natin, mga kapatid, na hindi tayo nagbasa ng Mrs. White, hindi tayo maliligtas, ang tawag ko dito yung pagdadagdag. Mga kapatid, patapos tayo iligtas ng Panginoon, gusto niya tayong panatilihing ligtas sa dalawang bagay. Ligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan. Pangalawa, ligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. At ang Ellen White ay bonus na binigay ng Panginoon para mas lalo pa tayong ma-equip
para hindi na tayo bumalik sa dati nating pagkatao. So I would say, mga kapatid, walang kinalaman si Ellen White kung magbasa tayo o hindi sa kanya, kung maliligtas tayo hindi. Ang Bible ang sufficient, may sufficiency para iligtas tayo. Pero kagandahan naman, kapag ka ikaw ay hindi nakapasa sa exam, tapos may bonus, may bonus para sa'yo, para medyo makaano ka, ano mo yun? Parang dehado ang ibang relihiyon dahil sa atin. Lastly, ito. Ang isang Adventist ay hindi maliligtas kung ayon yun, yun ang binabanggit niya. So, thank you po. Okay. Marami pa ho itong papel, kaya lang mula na hong panahon. Basahin ko na lang po, baka sabihin nyo namang inachipwera namin yung mga tanong ninyo. Bakit po tinawag ang lesser light ang mga sinulat ni Ellen G. White? Parehas namang salita ng Diyos. Okay. Sagutin natin yan sa susunod, ha? What was the lesson that could get out the burning of Review and Herald and Battle Creek Sanitarium 1902? Is that playing basketball and badminton is practicing sin? Lie? Oh. Kasi daw, pagka yan ay nagdadaya daw sila. Kailangan namin ang enlightenment upang matulungan ang walang mahilig magbasa ng SOP. Okay? Are we allowed to eat balot? Are we in favor of the divorce law? Okay. So, iyan po mga tanong. Iyon pong mga kasagutan yan ay hintayin po ninyo sa susunod natin pagtitipon. Ito po, meron po silang requests. Nasaan po ang ating mga administrators at ang ating publishing director? Ito po, hindi lang po tanong ang mga ginawa nila, may request din po sila. Kasi meron tayong announcement kaninang umaga, napakaganda po talaga itong Spirit of Prophecy Congress natin. Nasaan yung mga administrators na prepare na sila? Brother Freddy, Pastor Freddy. Ang sabi dito ay huwag naman ninyong gawing 3 days o kaya 4 days. Napakaganda ito, sabi niya gusto nilang mag-attend, pero pagka 3 days or 4 days daw, ay paano naman yung mga trabaho nila? Ibig sabihin 3 days or 4 days doon sa working days. Okay? So, yun ay suggestion nila. Another suggestion. Ang sabi niya na, maganda ito mga pinag-aralan natin. Ang sabi nila, kaya lang, pagka uuwi kami at hindi kami makapag-elect ng Spirit of Prophecy at Publishing Coordinator sa church, wala namang magpapatuloy nito. That's why ang suggestion po nila, at ang suggestion din po namin, we need to have Spirit of Prophecy Coordinator in every churches. In every church. So that what? Meron namang mamuno sa mga programa ng publishing at saka Spirit of Prophecy na katulad nito. And then last na suggestion. Sana po ay magkaroon ng simple video o PowerPoint presentation about TMI and Spirit of Prophecy promotion for the local church. Yan po ay meron pong mga PowerPoint presentation. Yan po ibibigay namin sa ating Publishing Director at ng Spirit of Prophecy Coordinator. At bukod po sa dyan ay lahat po ng mga mensaheng napakinggan ninyo ay nakalagay na po lahat sa PowerPoint at may iwan sa inyo. Maraming salamat po. Sana po ipagpalain tayo ng Panginoon at patuloy nating tangkilikin ang pag-aaral at palaguin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ang Spirit of Prophecy. So, good afternoon po and happy Sabbath muli. Kami po ang Lumiere Singers from San Marino City Church, Das Marinas, Cavite. So, before we proceed to our song entitled, You Are the Light, magpapakilala po muna kami. So, ako nga po pala si Ali Piñero, 19 years old. And I'm taking AB Communication, major in Broadcasting.
Hello. Ayan, ako naman po si Cristel Danica Gallios from Manila Adventist College, taking up Bachelor of Radiologic Technology. So, yan, 19. Hello. Ayan, ako naman po si Leona Villayuban from San Marino City Church din po. So, actually, kaming apat ay magpipinsan. Ayan, tsaka pamangkin po kami lahat ni Pastor Jun Sagnoy. Tapos, 21 years old. Then, graduate natin. Ayan. BE Ed po. Hello po. To clarify lang po, kami po ay galing sa Dasmariñas, Cavite, no? Pero yung mga parents po namin, parang galing sila sa Bohol. Ayan. So, ako po si Neil Dave Gallos. I'm 17 years old, pinakabata po sa lahat. I'm taking a BS Accountancy in Manila Adventist College. I'm 17 years old. So, ito pong kanta namin ay entitled